araw mga kaibigan. Welcome back nga dito sa aming munting backyard at sa aking YouTube channel. So for today, update ko kayo dun sa aking mga manok dahil halos lahat sila umiitlog na. Simula dun sa mga pullets hanggang dun sa aking mga Rhode Island Reds at sa mga native chickens. So samahan nyo ako, kung di pa kayo nakasubscribe, please click the subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos. Tara! Magpapakain muna tayo ng mga alaga nating tilapia mga kaibigan. So ayan sila o, lumalapit. Tumaingay yung manok dahil oras ng pangitlog nila ngayon. Papakainin na. Blooming sila oh. Napaka-blooming ng mga pullets natin mga kaibigan. Yung tandang din natin ang kintab ng balahibo. So tuloy-tuloy pa rin yung pagbibigay ko sa kanila ng mga bitamina para nga magamit nila for egg production. Tsaka para yung katawan nila ay ma-maintain na saktuhan lang, hindi mataba, hindi mapayat. Ito naman tayo dun sa ating first set of breeders. So nakikita yung isang inay natin ito mga kaibigan, umiitlog oh. Ayan, umiitlog yan. So hindi muna tayo papasok para hindi siya maistorbo. Ayun, narinig nyo ba yung mga kaibigan yung tunog ng itlog? So apat yan, bali apat na hen, isa.
to. Kaya nalagyan ko ng harang para hindi na siya mapasok dyan kasi naglilimlim na siya. Ayan, naglilimlim na yan. 11 eggs. So ito, nangingitlog pa lang to. So ito yung original na inahing ko dito. Yung nagparami nung aking mga native chickens. So kung titignan nyo mga kaibigan, daming itlog dyan. Ayan o. Ang kapal ng itlog mga kaibigan. And then, oh. Ang kapal ng eggs nila. So, mainit-init pa to. Lagyan natin dyan sa loob. So, ang kinaganda lang kasi dyan, hindi sila kung saan-saan umiitlog. So, i-distribute ko na lang yan ng maayos dito sa mga bakante. Ayan. Lalagyan ko pa ng dahon ng saging. So, nakakatawa mga kaibigan. So, meron tayong galing na inahin dito. Nabisa na. So, yung 7 eggs niya, 6 na sisiw yung kanyang napisa. So, pupuntahan natin doon mga kaibigan sa ating brooding area. So, andito tayo sa ating brooding section mga kaibigan. So, kung napapansin nyo, nakapatay na yung bumbilya. Kasi, week olds na sila. So, hindi ko na sila iniilawan tuwing umaga. Depende na lang kung umuulan. So, pwede nyong gawin yan mga kaibigan kapag nakalabas na yung mga balahibo nila kagaya yan, oh. So hindi na kasi sila masyado lalamigin. So dalawang batch ito, yung mas malaki December 7 na misa. Then yung mas maliit December 14. So 1 week yung pagitan nila mga kaibigan. So yung malaki dyan 2 weeks old na nila ngayon. Yung maliit naman 1 week old. So bali 21 pieces yan. Tapos meron tayong mga dominant chicks doon, no. So nakapatay na rin yung ilaw diyan dahil nga iisa lang 'yan, walang ilaw. So napapansin niyo matutulog lang 'yang mga 'yan para makuha nila yung laki nila. So ganyan lang yung brooding ko mga kaibigan. So sa susunod, kapag nakagawa na ako dito nung ating grower pen, so diyan ko na ilalagay. So ito naman yung ating namisa na native chicken. So ayan yung mga sisiw niya. So kaya binaba ko na kagad mga kaibigan dahil tong area na to hindi naman napupuntahan ng mga galang manok ko na native. So safe sila dyan. Kahit na ibaba ko sila kaagad, hindi sila makakuha ng mga virus dyan o anong sakit dahil isolated tong lugar. So nakita nyo nung nakarang vlog, naglagay nga kami ng range net, ayan. So, intended talaga yan para sa ating mga sisiw. Para pwede ko na silang pagalain dyan, lalo na yung mga native natin. So, ito yung ilalagay ko doon sa kabilang pen, yung pinakita ko kanina. Yung dinidisinfect ko. So, one pair yan na Jersey Giant. So pinopour sale ko yan ngayon dahil magpo-focus muna ako sa breeders ng RIR Giant. Bali kaidaran nila yung mga pullet doon na nangitlog. So 6 and a half months na rin nila. Magsi 7 months sila sa December 26. So meron din tayong isang rooster dito, yung manador ko. So ina-isolate ko muna siya dyan, pa-condition ko muna. So kung nakikita nyo doon mga kaibigan, nakakulong na yung aking mga pabo. So pupuntaan natin. So ito na yung mga pabo ko mga kaibigan. So nabawasan na yan dahil yung isang bara ko inilitsyon ko nung birthday ko. So ayan, may egg na rin, oh. Nagsisimula na mga itlog. So bali 6 heads na lang yan. Bali may isa pang bara ko dyan, i-dispose ko rin yan. Para yung mga babae lang, tsaka isang manador ang matitira. So itong dalawang hen na to, pinakawalan ko na rin para maka-recover. So nandito yung ating mga month old na barred Plymouth Rock, tsaka yung RIR. So nagkasipon nga sila. Ito nga pala yung mga month olds ko mga kaibigan. Barred Plymouth Rock, Rhode Island Red, dalawa, tapos isang BA, isang Parawakan. So nagkasipon sila,
Kaya in-isolate ko na sila dito, malayo dun sa mga breeding pen, para hindi nila maawa. So malamig kasi. Tapos nagsimula na naman yung maulan na panahon, dahil nga dun sa bagyong Vicky. So makulimlim, tapos aambon, iinit. So naapektuhan sila, kaya nire-recover ko muna sila dyan. So yun mga kaibigan, nakita nyo yung mga manok ko, yung mga native, pati yung mga Rhode Island Reds na basal, nagsisitlugan na lahat. So tamang-tama, maganda na yung panahon. So hindi na tayo mahirapan magbuhay ng sisiw, dahil nga hindi na masyado nag-uulan, birang-bira na. So shout out naman tayo. Shout out kay Sir Robin Gerald Clemente from Gulap, Candaba, Pampanga. So shout out sa iyo sir, yung kaibigan natin na backyard breeder sa Pampanga. So magaganda rin po yung kanyang mga alagang manok, at marami rin buwibili sa kanya. So pwede nyo po siyang bisitahin sa kanyang FB. Search nyo lang po yung kanyang pangalan, Robin Gerald Clemente. Shout out kay Benjo TV. Shout out kay Jester Bailon from Cagayan. Shout out kay Ornel Alburo Ate. Shout out kay Chan Rulona. Shout out kay Franz Albert Lugto. Shout out Sparky Minimart from Tagum City. Shout out kay Jomel Kagang from Kidapawan. Shout out kay Tudis Backyard Farm. So maraming salamat sa inyong patuloy na suporta mga kaibigan. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa akin channel, please click the subscribe button at ang notification bell para lagi kayong updated sa mga videos. Hanggang sa muli, God bless us all.